Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw pong ito, amin naman pong ibabahagi sa inyo ang advantage ng paggamit ng RhinoWall o ng precast. Ito po ay labanan ng precast laban sa conventional na hollow blocks. Atin pong pag-uusapan ang kanilang presyo, ang pamamaraan kung paano po siya ikabit. No, dito po sa video po natin ito ay atin din pong ibabahagi sa inyo ang mga bagay-bagay na dapat ninyong malaman sa paggamit ng RhinoWall. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Nandito po ngayon sa ating harapan yung ating mga RhinoWall. So ito po, no? Ito po yung aming gagamitin sa aming mga pader. Instead na gagamit po tayo ng conventional na hollow blocks, tayo po ay gagamit ng RhinoWall. So, atin pong pag-uusapan ang RhinoWall kung yung unang-una po yung kanyang sukat. So, ang sukat po ng ating RhinoWall is 40 cm yung kanyang taas. Yung kanyang lapad naman po is 125 cm. O ang katumbas po ng isang panel ng RhinoWall ay 6 na hollow blocks. So, ngayon atin pong pag-uusapan unang-una yung tibay. So, maraming magtatanong, Kuya Jude, matibay ba yan? So, ang masasabi ko po sa inyo, ito po ay matibay. Kasi po, itong ating RhinoWall, unang-una ay may bakal siya sa loob. At the same time, itong area po na to, dito sa loob niya na yan, ay meron niyang steel matting, no? Bukod pa po yan sa bakal na nandito, na pinag-digitan ng steel matting, meron din po yan diyang bakal, no? Tapos, dinikitan po ng steel matting. So, sa tibay at sa tibay din lang naman po, ito pong isang panel na to, no? Ang isang panel po na yan, ay may tibay po yan na hanggang 1,000 PSI. So, ibig sabihin, itong panel pa lang, itong isang bloke pa lang na to, ay meron na siyang tibay na 1,000 PSI. Hindi pa po kasama yan dyan, kung malalagyan na po yan dito ng kongkreto, tapos malalagyan ng bakal. So, yan po sa tibay, masasabi ko po na matibay to, no, di hamak na mas matibay kontra po sa conventional na hollow blocks. Ay mabilis po siyang ikabit. So, ayun po, ang isa sa advantage po niyan sa paggamit po ng RhinoWall ay hindi na po kayo magpapalitada ng inyong wall. So, makakabawas po kayo sa inyong labor cost, no? Hindi na po kayo magpapalitada, diretso skim coat na. So, malaking diferensya po yun kung pagbabasihan po ninyo sa oras, no? Sa inyong labor, malaki po ang mababawas ng inyong project, no? Maganda po itong gamitin, lalo na sa mga project na malalaki, no? Tapos yung mga project na kinakapos na ng deadline, no? Naghahabol na kayo sa oras. Pag ito po ang ginamit ninyo, saglit nyo lang po may tatayo yung wall, no? Mapapabilis po ang papatayo ninyo ng inyong pader. Tapos, isa pa po dyan, dahil nga po hindi na kayo magpapalitada, no? Hindi nyo na rin po kailangang lasunin yung wall. So, ayan yung wall, no? Ang gagawin nyo na lamang po, bago po kayo magpintura, ito na lang po ang i-retouch nyo dyan. So, yan po yung kanyang mga dugtungan. So, bali pag na-retouch nyo na po yan, no? Ito lang po ang inyong i-retouch, okay? Magpo-proceed na po kayo sa inyong skim coat. So, yan po ang isa sa advantage niyan. Mapapabilis po ang inyong trabaho. Mabilis din po siyang ikabit. So, imagine po ninyo, kung ang bawat kabit po ng isang panel na ito, kung ang bawat kabit po niyan ay ang katumbas ay 6 na hollow blocks, so malaking mabilis po ang installation, no? Mabilis din po ang pagkakabit dahil makakarami po sila ng pagkakabit. Yung mga kasama po natin na mga mason na magkakabit, no, ay mapapabilis po. Isa pa po sa sinasabi ko na malaki po ang inyong matitipid sa inyong labor kasi pag ito po ay naisampa na, kapag ang isang panel po na yan ay naisampa na po at naiayos na po yan ng mason, pwede niya na pong iwanan yan, no? Pabubuhusan nyo na lamang po sa inyong mga labor, sa mga helper natin, bubuhusan na lang po nila niyan ng kongkreto. Doon sa mga kapatid po natin na magtatanong,
ano ba ang ginagamit dyan na pangmortar. So base po dun sa catalog ng supplier namin ng Rhino Wall, ang isa po sa magandang gamitin dyan para sa ating mortar is ay yung ating manufactured sand o yung S1. So sa mga video natin, nung mga nakaraang video natin, no, ipinakita po natin sa inyo kung ano ang S1. Yung S1 po, dun sa mga hindi nakakaalam, yan po ay kilala sa tinatawag na gravita. So ito po yan, no? Ito po, meron po yung, ito po yung mga gravita namin. Ayun po, yung mga durog na graba, galing po ng crusher. So, medyo mas mababa siya ng konti sa presyo ng white sand o ng buhangin ang gravitap. So, ganyan po ang magandang gamitin dyan para sa palaman ng ating Rhino Wall. No? Ngayon po sa mga kapatid natin na magtatanong, Kuya Jude, sa tingin nyo, ano po bang nakikita ninyo na factor, no, kung bakit pipiliin natin ang paggamit ng Rhino Wall? So yun nga po, unang-una po, matibay po siya sa conventional na hollow blocks. So ito po pala yung gagamitin namin, no, kanina binabanggit ko na yung hollow blocks na gagamitin po namin. Actually, ito po ay hindi siya hollow blocks. Ang tawag po niyan dito ay interlocking precast wall. No, kaya po sinabi natin na interlocking kasi kung inyo pong makikita yung mga groove niya, ayan, may mga lakyan sa loob. Ito po, pag pinagdugtong nyo na po siya, hindi na po kayo mahirapan mag-align kasi kusa po siyang mag-align, may self-alignment, no? Nag-i-interlock din po siya. Pag pinasok na ganyan doon, no? Hindi na po basta-basta yung matutumba. No? Kaya madali po siyang ikabit. Disclaimer po, ang video pong ito ay hindi po sponsored, no? Ito po yung aming resibo. So, may resibo po yan. Ito po ay binili ni owner, no? Sinishare ko lang sa inyo kung ano ba ang advantage ng paggamit ng ganitong klase ng mga precast wall. So, para po doon sa magtatanong, no, ay sasabihin na rin po natin kung ano po ang pangalan ng gumawa ng precast wall. So, ito po, no, si Rhino Wall. Bali, ang gagamitin po namin dyan ay Rhino Wall. Although may mga nakikita din po tayo ng mga ibang mga product, no, mostly sa internet, mostly sa YouTube, no. Marami din naman pong mga ganyang klase ng mga hollow blocks, no. Nandiyan yung ACC blocks, no. May nandiyan yung isa yung parang pisin board tapos binubuhusan, no. Meron din pong ganun, pero dito sa amin, no, nakikita po namin na mas maganda itong gamitin, no? Mas mabilis din po siyang ikabit. Kagaya din po yan ng yung gumagamit ng PISM tapos may buhos. Ganon din po ang magiging ano niyan. Pero hindi yun ang pinili namin. Hindi po yun ang pinili namin na gamitin. Kasi yung labas po ng bahay na to, yung labas po ng bahay na yan ay meron kaming stone cladding. So, ini-imagine namin kung gawa sa PISM board yung wall, yung exterior wall namin, ay baka malaki yung chance na kumalas yung aming ididikit na stone cladding, no? Tapos isa pa po sa hindi namin, ito po, lilinawin ko po, ito ay personal na pananaw lang namin, no? Kung yun po ang gagamitin namin, mabilis din naman po yun. Kaya lang, syempre alam naman po natin na ang mga PISM board, kapag yan po ay matagal na expose sa araw, sa ulan, sa init, no? Malaki yung chance na mapudpod, no? O parang magtawag nito. Parang imaginein po ninyo yung mga PISM board na ginagamit sa exterior wall nagpupulbos. So kaya hindi po kami gumamit ng ganong klase ng wall. Lilinawin ko po, ayun po ay sarili po naming pananaw yon, no? Kaya ito ginamit namin ay so pumili kami ng although katulad nung ganong klase na gumagamit ng PISM board, pero ito ang pinili namin kasi sa tingin namin mas makapit dito ang paglagay ng adhesive kasi maglalagay kami ng stone cladding sa panglabas. So kung PISM board ang pagdidikitan ng stone cladding, no, ay hindi po kami sigurado kung kakapit ba ng maayos doon yung kisame, baka ang adhesive, no,
pag stone cladding idinikit po sa Pisem ay parang hindi po kami convincedo ron. Kaya ito ang napili namin, yung Rhino Wall. Siguro po sa mga susunod na mga araw, makikita po ninyo kung gaano ba kabilis ikabit itong Rhino Wall. So sa ngayon, ibababa po ng ating mga kasama. So ang quantity nga po pala nito, yung isang load na to, isang truck, ay 135 pieces. No? 135 pieces ang magiging ang laman ng truck na ito. Ganunuan po ang bawat isa niyan. So yun po, medyo may challenge doon pagdating sa pricing. Isang panel po niyan ay nagkakahalaga ng 400 pesos. Kung i-compare nyo naman po yan sa halaga nung inyong hollow blocks, ang hollow blocks po natin, for example, yung D-size na hollow blocks, kasi ito pong precast natin, ang sukat po nito ay D-size, ang halaga po ng isang hollow blocks, no, ay nasa 22 pesos. So, kung ito po, imumultiply nyo yung 6 sa 22, papatak lang po na nasa 100 plus lang po ang isang panel nito kung hollow blocks ang inyong gagamitin. So, sasabihin nyo, Kuya Jude, mas mahal pa po pala yung Rhino Wall na sinasabi nyo na yan. Kung iisipin po ninyo, pagdating sa presyo ng inyong mga panel, medyo mataas po ang presyo ng ating Rhino Wall. No? Pero babawi po yan pagdating doon sa inyong labor cost. Kasi pag Rhino Wall po ang inyong ginamit, unang-una, wala na po kayong palitada. No? Wala na po kayong palitada, at the same time, mas mabilis po siyang ikabit kontra doon sa conventional na hollow blocks. So, bali, mas malaki pa rin po ang matitipid base sa aming computation. Malaki pa rin ang matitipid po ninyo pag gumamit kayo ng Rhino Wall. Kasi imaginein po ninyo, ito yung ganyan kataas na pader, pag mula dyan sa baba, hanggang doon yan sa taas, no? Kung conventional po yan na hollow blocks, sa pagtayo pa lang po niya, naabutin ng 2 araw ang mason, no? Sa pagtatayo pa lang po niyan, magtatayo pa ng andamyo, no? Marami pa po siyang gagawin dyan. Unlike po, pag ito po ang inyong gagamitin, no? Sa kalahating araw, ay kaya niyo na pong buuhin, no? Ang isang panel na ganyang kalaki. So, ilang panel po yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7 panel na yan, kalahating araw, kaya niya po yung itayo, no? Ang isa lang po sa nakikita ko dito, sa pagkakabit ng Rhino Wall, ay medyo mabigat po siya. Ang isang panel na ito, base sa aming estimate, ay tumitimbang po siya ng mga nasa 30 kilos. So, medyo mabigat po yun. Kaya ang ginagawa, ang diskarte po namin dito sa pagkakabit, ang nagkakabit po nito ay isang mason at saka isang helper. Alalay po sa pag-angat niyan. Pagkakasa doon sa taas. So, kailangan po niyan, ang magkakabit niyan, 2. Ang diskarte po diyan, para hindi po lumaki yung inyong labor cost, ang magpa-partner diyan, isang helper at saka isang mason, no, isang skilled ang magpa-partner diyan. So, ganun po ang ginagawa namin. Maliban po doon, no, wala na po kayong ibang iisipin once na naikabit nyo na po yan. No? Sa mga magtatanong po pala, Kuya Jude, ano naman po yung mga available na sukat ng o yung kapal ng inyong Rhino Wall? So, base din po dun sa katalog na sinend sa atin ng owner, ang available size po niyan is from 4.5 inches, no? 4.5 inches, 5 inches, at number 6. So, yan po yung available nila para din po siyang conventional na hollow block. 4, 5, and 6. Ito naman po from 4.5, 5 inches, at 6 inches. Ngayon po, kung gusto nyo pa po magpagawa ng mas makapal pa po na Rhino Wall, o naghahanap kayo ng mas makapal pa po dyan, gumagawa din po sila niya ng mas makapal na Rhino Wall. Magbibigay lang po kayo sa kanila ng size, pero magkakaroon po ng adjustment dun sa kanilang presyo. Andito po ngayon sa area namin, no? Kung inyo pong makikita, may mga nakatayo na rin po tayo dito sa kabilang side ng ating project na Rhino Wall. Pag kayo po ay magkakabit ng Rhino Wall, pag nagbuhos po kayo ng inyong konkreto dito sa loob, no? Kung may tutulo man po dyan, kagaya po nito, aagapan nyo po na mapunasad. Para po kapag kayo po ay magpipintura na ay hindi na po ganun karami ang inyong lilinisin. So, paagapan nyo lang po yan ng punas. No?
Kasi ito po sa aming project, kagaya po nung aming mga nakaraang video, ipinakita po namin sa inyo, no, na kami po ay naghahabol kami ng oras. Kasi gawa nga po nung inabot na tayo ng tag-ulan, so kailangan po natin makahanap ng alternatibong pamamaraan o mas mabilis na pamamaraan para po mas mabilis nating matapos yung ating project, no? So ayun po, kung inyong makikita dun sa side na yon, no, mabilis po namin naikabit yung aming wall dun sa kabilang side. So ayan po, mabilis pong maikakabit. Bali sa mga susunod na araw o sa mga susunod na mga pagkakataon, makikita po ninyo yung area na yon, no, i-retouch na lang po yung mga dugtungan ng ating rhino wall, no. Bali ang gagawin po dyan ay semento na lamang po, no, ipapatsinga ng semento yung mga dugtungan, tapos pwede na po kayo mag-proceed sa inyong skim coat. Dito sa loob mag-i-skim coat kami, pero pagdating dito sa labas dyan ay hindi po skim coat ang gagamitin namin dyan. May nakalaan po kaming pintura dyan para sa aming exterior wall. Sa mga susunod na araw po ay ipipicture ko naman po sa inyo kung paano po ang pagkabit ng ating rhino wall. Disclaimer po, ito po ay hindi sponsored video. Dalangin lang po namin na ang video pong ito ay maibahagi po namin sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga kapatid natin na nagpapagawa at gusto nilang mapabilis ang pagpapagawa ng kanilang mga construction project. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na naghahanap ng mga materyales na makakatulong upang mapabilis ang completion po ng kanilang construction project. Muli, ito po ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.